Maaari pang paliwanag ni Senator De La Rosa kung paano makakatulong ang reimposition ng death penalty sa pinakamatinding problema ng kawalan ng hanap buhay at trabaho at pinakamatinding problema ng pagkalat ng COVID sa ngayon. Well, Mr. President, ang tayo nga totoo, tayo may kinakaharap ngayon na pandemic ng COVID-19. But alam niyo, itong aking issue na nire-raise ngayon, this is also considered as a global pandemic, itong drug problem. So, hindi naman siguro ibig sabihin na porque tayo may kinakaharap na global pandemic na COVID-19, ihinto na lang tayo sa paggawa ng ibang batas para sa ibang mga issues na kinakaharap ng ating lipunan at doon na lang tayo mag-concentrate. In fact, Mr. President, we had just voted yesterday after the third reading yung ating bayanihan to. Kung gusto mo talaga na matulungan yung ating mga kababayan para makabangon dito sa pandemiyang ating kinakaharap, sana tayo lahat ay bumuto doon sa bayanihan to na yun. Dahil yun talaga ang purpose ng bayanihan to na yun, para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Sana tayo lahat ay bumuto para doon sa batas na yun. Yun lang po, Mr. President, ang aking sagot. Yes, kiniliwanag naman natin kahapon kung bakit ang dahilan ng ating pagboto, ang maging dahilan ng boto natin kahapon. So palagay ko on record na yun. So naniniwala ang butihing senador na sa gitna ng pandemya at milyon-milyon ang walang trabaho at ginugutom, na dapat pa rin top priority ng administrasyon na ibalik ang death penalty. Tama po yan. Mr. President, when you say about prioritization, well, ibang tago na sasagot na mas priority natin itong death penalty kumpara dyan sa COVID-19. Number one priority pa rin natin ang COVID-19. But Mr. President, with all due respect, itong ating Senado naman ay pwede mag-multitasking. Hindi naman ibig sabihin na stop tayo sa ibang gagawin, focus tayo sa COVID-19. Iyon na nga, gumawa na natin ng batas, bayanihan 1, bayanihan 2. And what more can we ask from the Senate? Ginagawa na natin yun. Pero it doesn't stop us from performing our mandate na gumawa ng batas pertaining to other pressing issues. Sorry to disagree with you, good gentleman from Pampanga, na hindi po ako sang-ayon na hinto na lang tayo. Hinto ang pag-ikot ng Senado dahil sa COVID-19. Multitasking po tayo, pwede po tayo gumawa. Pero still, when you talk about priority, number one priority pa rin natin ang COVID-19. Hanggang sa ngayon, ganito pa rin ako. At parehong mga prinsipyo at mga pangarap ang isusulong ko bilang pangalawang pangulo ninyo. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Matagal na kaming magkasangga ni Ma'am Leni sa mga laban. Ilang taon na rin kaming ginigipit. Hindi kami nagpatinag. Siguro ito lahat ay nangyayari by stroke of God. Ito ay hindi, you cannot make your own destiny. Only God, yes, can track your destiny. So ako naniniwala na ito lahat ay kagustuhan ng Panginoon, dahil unang-una hindi ko pinangarap, hindi ko pinaplano maging Chief PNP. Yes. Binigay sa akin, naging Chief PNP ako. Hindi ko pinangarap, hindi ko pinaplano na maging senador. Naging senador ako. Lalong-lalo na ito pagkapangulo, hindi ko talaga ito pinangarap at hindi ko pinaplano. Pero ibinigay sa akin as a party decision to become the standard bearer of our of the ruling political party. So, what else can I ask?
binigay na ni Lord lahat ng pagkakataon. So ang gawin ko na lang dito is to rise up to the challenge. Talagang ibigay ko na, itudo ko, i-boost ko na lahat ng aking nalalaman at ng aking kalooban dito sa pagtakbong ito. Kung magiging tuloy-tuloy ito kung hindi ako papalitan by November 15. Okay. Senador, dahil alam mo, sa tagal ko na rin nag-obserba sa politika, iba ang galawan pag presidential, ano, kahit na national din ang iyong position as senador. Dito sa presidential candidate, mas marami ang mga, minsan personal na mga atake, minsan personal na issue, hinuhukay sa'yo. Minsan, marami mga personal na bagay ang napapag-usapan pag presidential candidate. Willing ka ba at okay lang ba sa'yo na harapin ang lahat ng challenge na ito in case na dumating ang mga pagsusuri sa'yo sa iyong kakayanan, sa iyong dedikasyon at kung anumang iyong mga plano sa buhay, Mr. Senator? Mike, as I've said, nasabi ko na, I come with a clean heart. Kaya buo ang loob ko na sumabak dito dahil alam ko wala akong pinapasa na skeletons in my closet. Kung magkakaroon man ng mga ganong mga issues, sigurado ako na imbinto lang yan ng mga kalaban. Wala pa akong super in my whole life. I live my life religiously and mabuti pa akong tao, Mike. Kung meron mo siya ibabato sa akin, I'm sure posibleng magiging mga kwan lang yan, mga imahinasyon or intention ng mga kalaban.